Wala na pong confiscation of license. Ang LGU po ay hindi na kukuha ng mga lisensya. Bagkos, yung mga huli po ay nakatag na po sa LTO. Tufelo Guales III out and LTO Chief Art Togali in. So yan yung bagong update ngayon sa LTO. Pag meron pong nahuli at nabigyan po sila ng ticket, yung ticket po na ibibigay sa kanila ng one agency, i-honor po yan ng lahat po ng kasama po natin dito sa single ticketing system. So ayun guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Sa video na ito, paparating ko sa inyo yung mga updates sa LTO at kung ano nga ba ang plano ng bagong LTO chief. So maaaring familiar na kayo sa pangalan niya. Yes, totoo, anak siya ni dating DOTR Secretary Arthur Togade. Sa katauhan nga ni LTO Chief Art Togade ay siya na ang bagong pinuno ng LTO. Pinatanggihan niya itong si former LTO Chief Tufelo Guales III at inilipat naman siya sa DOTR. Yung mga pinangako dati ni LTO Chief Guales na mga pagbabago sa LTO ay hindi natin alam kung gagawin ng bagong administrasyon ng LTO. Ilan sa mga pinangako niya nga noon ay pabababain ang presyo ng pagkuha ng driver's license, kung saan napakalaking bagay sana ito para sa mga kababayan natin na hirap ngayon sa pagkuha ng driver's license. Akalain mo sa pagkuha ngayon ng driver's license sa pinakamababang code, code A pa lang ito, aabot na ito ng 5,000 hanggang 5,500 pesos. What? So, napakalaki. Code A pa lamang. Ano pa kaya kung yung mga mataas na code na, yung mga panghanap buhay na, gaya ng mga truck driver, mga jeepney driver, bus drivers, ganyan. So, aabot na siya ng hanggang 12,000 pesos. So, yan ang isa sa pinangako dati ni Tufelo Guales III, pababain yung presyo ng pagkuha ng driver's license. Na sabi niya, yung sa TDC, gagawin niya lang 500, yung pagkuha ng certificate. Sa PDC naman, gagawin niya rin itong 700, na ngayon ay umaabot yung PDC ng 1,500 hanggang 8,000 pesos. So, ayun. Ang gusto niya mangyari noon ay ganun. Kaso mukhang hindi natin alam kung ito, matutupad ito sa TO Chief Art Togade. So, iya. Pero alam niyo ba na may bago nang ginawa agad itong si LTO Chief Art Togade? Sa pagkaupo niya pa lamang, wala pa isang linggo, ay pinulong na niya agad ang mga local na mga city mayors ng NCR at ang MMDA dahil meron siyang agad gustong ipatupad. Pag meron pong nahuli at nabigyan po sila ng ticket, yung ticket po na ibibigay sa kanila ng one agency, i-honor po yan ng lahat po ng kasama po natin dito sa single ticketing system. Tag na gusto nga niya yung pagkumpiska ng driver's license ay hindi na pwedeng gawin ng mga cities o ng mga LGUs, kung saan ang gusto lamang niya ay si LTO lamang at mga deputies niya ang pwedeng magkumpiska ng driver's license. So yan yung napag-usapan nila sa kanilang meeting noong nakarang araw, at ang mangyayari na lamang kung ang rider or driver may violation na nagawa, titikitan na lamang nila, hindi na kukumpiskahin ang driver's license, which is malaking bagay ito para sa mga kagaya natin mga driver. Kasi nga, sa mga nangyayari kasi ngayon, halimbawa, nahuli ka ng Quezon City, bibigyan ka ng, kukunin yung lisensya mo, bibigyan ka lang ng citation ticket. So, kapag ka pumunta ka sa ibang bayan, like Cavite, ganyan, or sa, halimbawa, sabihin na natin Bulacan, kapag na, may nagawa ka ulit ng violation doon, nahuli ka ulit, hindi na i-honor yung driver's license citation ticket ng ibang city, kasi nga hindi na siya driver's license, kumbaga ticket na lang, tapos ticket pa ng ibang bayan. So ayun yung napaka-hassle sa atin kung mangyayari na i-impound yung sakyan o motor, dahil ang ginagawa nila driving without license na yung nangyayari, dahil nga ang dala mo lamang ay resibo ng citation ticket. So ayun yung isa sa maaring magandang mangyari kung mapatupad, dahil lang pangasabi nga ni LTO Chief Art Togade, by next year, 2023, first quarter, ay ipapatupad na nila ito. Isa pa sa kanyang pinaplano ay ang mga penalties at violations na nagagawa ng mga motorista. Ang nangyayari kasi, iba-iba yung presyo. Ang gusto niya mangyari, isahan na lang yung
presyo. Halimbawa, kung DTS, 500. 500 na sa buong Pilipinas. Mapa LGU man, mapa LTU man, mapa HPG man ang makahuli sa'yo, mapa MMDE man, 500 na lamang. Ang nangyayari kasi sa ngayon, mga iba't ibang bayan, iba't ibang lugar, iba't ibang cities, iba't ibang probinsya, iba-iba yung presyo. Merong 1,000, merong 500. Halimbawa, si Quezon City, 500. Tapos si Maynila, 1,000, ganyan. So, hindi pare-parehos. Pero halimbawa lang, hindi naman ganun yung mga singilan nila, no? So, ang gusto mangyari ng bagong LTO chief ay isa na lamang ang presyo. O, general na, kumbaga, isahan na lang sa buong Pilipinas ang presyo ng bawat penalty. So, ayan. Ayan yung mga, isa sa mga pinaplano niya. Tapos, yung mga bago ngayon, which is sinimulan na niya, yung priority niya, isa sa priority niya, ay ang panguhuli sa mga overloading. So, maging stricto sila sa mga truck, sa mga iba't iba pa, mga bus na nag-overload ng mga sakay, iba bang sasakyan, yan, huhulihin na. So, magiging stricto sila sa pag-i-implement ng overloading. So, sinimulan na nga nila yan, no? So, sana magtuloy-tuloy kasi yung safety nga, public safety, ang nakasalalay dito pag overloading ng sakyan, maaring mawala ng preno, maaring lumangga, makadisgrasya, or makasira siya ng mga kalsada dahil na overloading. So, yan yung mga isa sa priority ni LTO Chief Art Tugade, na bagong upo nga na LTO Chief. Ayun mga ka-rides, ilan pa sa mga plano ni LTO Chief Art Tugade? Puksain, alisin ang mga fixer, ang mga kiwalong kawanin ng LTO. Yan ang pangako niya. Lilinisin ang ahensya ng LTO. So ayan, papabilisin ang mga pagpaprocess ng mga dokumento sa LTO, gaya ng pagpaparehistro, pagkuha ng driver's license, at iba pang mga transaksyon sa LTO. So ayan, ang pinapanukala din niya o gagawin din niya daw ay ang digitalization ng ahensya. Kumbaga, yung dati na pinaplano siguro, itutuloy niya lang. Ito yung pag-re-renew ng online, pag-rehistro na pwede ng drive-thru. So, ayan siguro. Tapos, yung pagbabayad ng ticket na hindi mo na kailangan pumunta sa LTO or sa City Hall. Yung mag-cost, pwede mo na itong bayaran sa mga bayad center na ilan niya sa mga kanyang pangako upang sa kanyang pag-upo sa LTO. So, good luck, LTO Chief Art Tugade. Sana, ayun, ilan lang sana sa mga makapatupad, makababa yung presyo ng pagkuha ng driver's license kasi sobra pong mahal talaga. Hindi po kakayanin ng mga ordinaryong mamayan. So, kailangan pa nilang umutang, kailangan pa lang, ganyan-ganyan. Tapos, ang mahal eh. So, ayun. So, ayun mga ka-rides, ang mga latest update sa LTO ang ma-share ko sa inyo. Share is caring.